Kasama natin ngayon si Joey Almeida. Institusyon na ito sa motorcycle industry dito sa ating bansa. Joey, siguro kung may rider na sobrang haba na ng karanasan sa mga endurance run, ikaw na yun eh, no? Mahaba talaga. Mahaba na. Parang matanda na yun. Pero kauna-unahan kasi, ikaw ang bahagi ka nung nag-organize, ano? Yung Ironman Challenge. Sa una, about 13-14 years ago, yung unang endurance ride kami ng club namin, ginawa namin yun. Ba't natin ginagawa to? Ikaw kasi. Bago ko sumali sa endurance runs, no? Itong Cannonball at yung Ironman, ang dami kong agam-agam eh. Natatakot ako, na-intimidate ako. Meron ba talagang ano, dapat ikatakot? Hindi naman to karera eh. So, bibigyan ka sapat na oras para tapusin yung rota. So, for example, yung mabibilis, natatapos lang kalahati ng oras. Okay. So, meaning, kung katamtaman lang yung sakay mo, may another kalahati ka pa ng oras para tapusin na parang namamasyal ka lang. Ang only secret dyan is yung time management. Uh-huh. Na huwag ka masyado titigil ng matagal, medyo magbanyo ka lang, inom, konting kain, tapos takbo na lang. Parang binabudget mo yung oras mo. Nabot kami ng ano, matinding ulan dun sa ano, biyahe mula Tuguegarao papunta dito sa Sanchez Mira. So basa tayo, no? Buti nga, hindi lumalabas yung ulan. Pati sandwich natin, gininawan eh. Wala na eh, walang makainan eh. Laging sinasabi, this is not a race. Karera, walang 1, 2, 3, pero lumalabas after each endurance run. Nagkakaroon ng competition ano, among the riders. Well, sa iba, hindi umaalis siya. Pero kung bibilangin mo ilan lang yung gusto matapos ng talagang maaga, siguro wala pang 1% ng kasali rito eh. Anong level ng skills ng isang rider bago sumali halimbawa sa mga endurance run na ganito? Well, basically, hindi ka naman kailangan na expert rider. Kailangan mo lang pag-aralan yung preparasyon. May mga opposition in the past, no? May mga nagsasabi, no? Parang, bakit pa ba ginagawa sa open road yan? Masyadong delikado eh. Anong masasabi mo dun sa ganong klase ng open? Sa delikado, depende na sa tao yun. And how can you say delikado? Because these are public roads. So lahat tumadaan on, the government tries to make it as safe as possible. So, parang magiging pasyala lang natin. Yun lang yung pasyal natin. Medyo sabay-sabay tayo pumapasyal. Medyo enjoy. So, lahat excited sila bago tumakbo dahil marami silang kasabay na motorista rin na mahilig mag-motor o mag-drive ng kotse o sports car. Sa tiyang motor na yan, Esther. Isang ano, aksidente yung nangyari, wala pang 5 minutes dito sa ano, sa Ironman. Itong motorsiklong to, itong biro na motorsiklong to, sumalpok. Pamalinaw kung sumalpok siya o binangga siya nung yung mismong kotse. Pero nakasabay ko to eh. Participant sila sa Ironman. Tapos magkaangkas sila. Ang alam ko, babae yung nakaangkas. So for example, 500 kilometers. You're given 12 hours to finish. So kung i-compute mo, wala pang 50 kilometers yun per hour na natakbo, na matatapos mo. Okay. So, and the same math holds true for the 1,000 kilometers. Tama. Pacing so, lang. Pacing lang. So yung iba, yung mabibilis talaga, nakaka 100 kilometers sila per hour, mabilis na yun. So tumakbo ka lang ng 45 kilometers per hour sa buong biyahe, makakatapos ka. Lastly siguro, ano ba yung dapat tandaan o dapat isaisip ng mga sumasali sa mga ganitong klase ng event? Siyempre, may mga bagito, may mga veterano,
Pero ikaw, anong mensahe mo sa mga gustong sumali, mga nagbabalak sumali, yung mga sali ng sali every year? Anong gusto mong sabihin sa kanila? Kadalasan yung mahilig mag-ride o mag-drive, enjoyin lang. Basically, madali lang to. All we come here for is to have fun. So, basta mag-enjoy lang. Anong effect nito sa riding community? Motorcycle community, napakalaki na, no? Maganda yung bansa natin, yung umikot ka, safe, and... Magagandang tanawin, marami kang makikita. Magagandang tanawin, oo. Pero on that note, anong nakukuha ng rider? Ba't sila sumasali? Self-satisfaction. Alam mo yung brag, it's basically yung bragging rights, no? Yeah. Meron din ako yan. So, hindi ko tinatanggal yan. It's hindi masyadong mahirap, pero hindi rin masyadong madali. So meaning, kung nagawa mo, medyo may sinasabi ka rin. Okay. So, parang badge of honor yung tingin nila dyan. Oo, kasi sa preparasyon yan, marami kang preparasyon ginagawa. Sa kotse mo, sa katawan mo, sa map reading, sa mga... Etc. Ano ba yung nightmare of, you know, organizing an event like this na napakalaki, ang daming detalye, no? So, pwede mo bang i-share sa amin? Well, gaano kahirap? Not a lot of people know na since in the 80s I was organizing events similar to this. Big bikes, small bikes, all around, off-road, on-road. Yeah, well, I used to organize my off-road races, as I've seen tires also. So, actually, yung pinakamahirap dito is yung pondohan. Organizing medyo madali-dali kung may pondo ka. Okay. So I take all the risk na kung hindi masyado successful o hindi namin ma-meet yung target namin, magka-abono ako. But so far, God has been good and it's been successful naman and yung mga sponsors natin believe in us na they supported us again. Kaya tayo nakaka-hold ng events like this every year.